Ayan, so good afternoon ulit. Ang magiging topic natin ay multiplication and division of rational numbers in fractional form. Diba? Kung addition and subtraction of rational numbers or yung mga fraction, kapag hindi magkapareho ang ating denominator, kinukuha muna natin yung LCD. So iba ang way kapag multiplication and division. So let's have multiplication first. Ayan. Sa multiplication muna tayo. Sa multiplication, kapag halimbawa, meron tayong sa first example, 2/3 or 2 over 3, ita-times natin siya, yung dot na yan, that means multiplication. 5 over 6. So, sino nakakaalala kung anong gagawin sa multiplication of fraction? Ano kaya ang gagawin? Sa times lang, teacher. Sa times, yung alin? Numerator to numerator. So, dito, ang numerator natin ay 2 and 5. Tapos, yung mga denominators are 3 and 6. So, kapag tinimes natin yan, magkakaroon tayo ng 2 times 5 equals 10. And then, 3 times 6 equals 8. So, simplified na ba yan? Di ba po? Di ba po? Di-divide natin siya by? 2. 2 since even number. So, 10 divided by 2 equals? 5 po. 5, very good. And then, 18 divided by 2 is? 5. 9 po. 9. So, si 5, yan ay prime number. So, kapag mga prime number na yung kasama, ibig sabihin, okay na. Okay? So, simplify or simplest form na to. So, the answer is 5 over 9. Next. Paano naman kapag nagkaroon tayo ng number na may mixed number? Halimbawa, 3 over 8. Itong example number 2. Times natin siya kay 2 and 3 fourth. So, ano gagawin natin? I-multiply na ba natin yung fraction or kailangan mo nang may gawin tayo dito sa mixed number? Anong sa tingin nyo? Parang review na lang sa inyo to. So, gawin mo nang gagawin po yung whole number na fraction. Or, simply, itong mixed number gawin natin improper fraction by multiplying the whole number and denominator tapos add mo yung sagot mo dito sa, or sa, yung product dito sa numerator. So, copy yung fraction na 3 over 8. And then, times, o, 4 times 2? 8 po. Plus 3? 11. 11. And then, copy the denominator. So, dyan pa lang tayo pwedeng mag-multiply ng numerator by numerator. And then, denominator by denominator. So, we have 3 times 11. Ilan? O, sagot. Sige. 33 po. 33 po. 3. Very good. And 8 times 4. 32 po. 32. So, anong napansin nyo sa sagot natin? Anong napansin nyo? Improper po. Mataas po yung numerator. Yes, improper siya. So, kapag ganyan, kapag mas mataas yung numerator kaysa sa denominator, i-divide natin siya. So, ilang 32 meron kay 33? Isa lang po. So, sige, ilagay ko dito para hindi kayo malito. So, 33 divided by 32. Tandaan, kapag naka-fraction form, tapos i-divide nyo siya, yung numerator siya ang magiging nasa loob. Tapos, yung denominator siya yung nasa labas or siya yung magiging divisor. So, 32, isa lang yan. And 1 times 32 ay still 32. And then 33 minus 32 is 1. So, itong nasa taas, siya ang magiging whole number. Itong nasa baba, siya ang magiging numerator. And then, kung mapapansin nyo, itong denominator at yung nandito, siya ulit. So, the answer or the final answer is 1 and 1 over 32.
Nakuha kung paano yan? Next. Paano naman kapag silang pareho ay mixed number? So, same lang ang gagawin. Wait. Ba't naka-erase po ito? So, ba't ayaw nakatanggal ng eraser? Ayan. So, paano naman kapag same na mixed number? So, ganun lang din ulit ang gagawin. Halimbawa, 1 and 1 half times 2 and 2 thirds. Sabihin natin ganyan. So, gawin yung mga mixed number ng ito, improper fraction. So, kapag gagawin tong improper, itatimes yung whole number sa denominator, ia-add sa numerator. Again, times whole number sa denominator, ia-add sa numerator. So, kung ganon, 2 times 1 equals 2 plus 1 equals 2 plus 1. 4. Ay, 3 po. 3 po. Oo. Tapos, copy the denominator na 2. Times, oh, gawin ulit. 3 times 2 is ilan? Oh, Francesca. 8. You can answer in chorus. So, 3 times 2 equals 6 plus 2 equals 8 over yung denominator na 3. Diyan pa lang tayo pwedeng mag-multiply. O sige nga si Jola, pag-isagutan, Frances. 3 times 8. Hindi ko pa po masyadong gets, teacher. Ito na, 3 times 8 lang. Ito, kapag kasi sa, ano na, naka-fraction na sila, kapag multiplication, numerator, yung nasa taas, i-times mo lang, at yung sa denominator, i-times mo lang. So, 3 times 8, Frances. 24 po. Very good. 24 po. Oo. Tapos, 2 times 3? Teacher, 24 po, teacher. Oo. And, 2 times 3 equals 6. So, si Francesca. Francesca, sa tingin mo, final answer na ba yan? 24 over 6? What do you think? Po. Hindi pa. Why? Yung numerator, mas mataas yung denominator. Very good. So, we need to multiply 24 by 6. And Aaron Bantuyaw, 24 divided by 6. Sige, mag-solve muna. 4 po. 4, very good. So, kung ganon, since whole number na ang sagot, that is the final answer. 4. Nakuha? Nakuha na kung paano mag-multiply. Ano ang minumultiply? Numerator and numerator. Tapos denominator and denominator. Pero kapag mixed number ang given, gawin mo munang improper bago ka mag-multiply ng numerator and then denominator. Nakuha ba kung paano yung sa multiplication of fraction? Gets na ba ito? Para makapag-proceed na tayo sa division. So next, mag-proceed tayo sa division. Tingnan natin kung ano ang pinagkaiba. So, we have division. Sa division, halimbawa, ang ating given ay 3/4. Ito. 3 over, or wait. Palitan ko lang. 3 over 4 divided by 3 over 8. Sino may idea kapag division of fraction? May method tayong ginagamit dito, yung butterfly method. Or kaya, kuhanin muna yung reciprocal. O, gawin ko muna yung sa cross multiplication or tinatawag nilang butterfly method. Ganito yon. So, ito ang laging nauuna. So, yung numerator, ipapartner siya sa denominator ng second fraction. Tapos, yung numerator ng second fraction, ipapartner siya sa denominator ng first fraction. So, parang butterfly nga siya. Pero, pwede rin yan, cross multiplication. Basta, nauuna yung dito. Ito ang first, ito ang second. Ito ang numerator, ito ang denominator. So, 3 times 8. Ilan? 16 po. 16
24. Oo. Over. Yung isa naman, 3 times 4. 12. And final answer na ba yan? Di ba po? Pa, 24 divided by 12? O, ilan? 2 po. 2. So, the final answer is 2. So, tingnan naman natin yung isa pang method na kung saan kukuhanin yung reciprocal ng divisor o yung kabaliktaran niya. Kung 3/4 yan, hindi yan magbabago kasi nga, hindi ito yung divisor. Yan ay dividend. So, diba, 3/4 divided by 3 over 8. Ang divisor kasi, ito yon. So, kuhanin mo yung kabaliktaran niya. Kung 3 over 8 siya, ngayon magiging 8 over 3 na siya. Tapos, since kinuha na natin yung reciprocal ng ating divisor, ang division magiging multiplication. So, ang given natin yan ay 3 over 4 times 8 over 3. So, i-rewrite ko lang. Baka malito kayo. 3 over 4 times 8 over 3. Tingnan natin kung same answer. So, dito, 3 times 8 equals 24. 24 po. Oh, and 4 times 3 equals 12. So, nakuha natin yung same dito. And that is equal to 2. So, same lang ang nakuha. Kung saan kayo mas nadadalian, yun ang inyong sundan. Ganon mag-multiply or mag-divide ng ating fraction. So, paano naman kapag mixed number, kagaya ng... Ano po yung nauuna doon sa butterfly multiplication, ito, teacher? Ito. Yung nasa taas ang numerator, tapos pababa siya sa denominator ng second fraction. Teacher, paano po yung pangalawang method? Ito yun. Diba, yung first, copy mo lang itong first fraction, tapos imbis na division, gawing multiplication. Imbis na 3 over 8, gawin, baliktarin mo lang sila. Kung yung 3 nasa taas, ibaba mo siya. Kung yung 8 nasa baba, itaas mo siya. So, from 3 over 8, naging 8 over 3. And then, multiply mo na sila kung paano ba yung multiplication of fraction. So, numerator by numerator, kaya 3 times 8 is 24. Tapos, denominator by denominator, we have 4 times 3, kaya naging 12. And then, simplify. Nagets? Nakukuha ba? Oh, grade 7. Brian, Sean, okay na? Oh, okay na po. So, mag-proceed naman tayo dun sa kanina, yung may mixed number. So, paano naman kapag 1 and 1 half divided by 3 and 3 over 8. So, ganun din siya sa multiplication na hindi mo siya pwedeng isolve hanggat hindi mo ginagawang improper fraction itong mga mixed number. Paano ulit gawing improper fraction ng mixed number? Anong gagawin sa whole number and denominator? Anong gagawin dito sa dalawa? Multiply. Multiply. Plus po. Tapos, multiply muna. Ang ipa-plus, ito, yung product at saka yung numerator. O, ganun din dito. Multiply, add. So, we have 2 times 1 equals 2 plus 1 equals 3. And then copy the denominator which is 2. And then divided by 8 times 3 is 24 plus 3 we have 27 over 8. So, gawin muna natin yung sa first na tinuro ko. Ito yon yung sa butterfly method para kung sakaling masundan nyo, yun yung gagawin nyo. So, ito yung mauna. 3 times 8 equals 24 over, ito yun, 27 times 2 equals ilan? 54. Since same silang even number, pwede natin yan i-simplify by dividing both by 2. So, kasi ang pinaka-lowest na even number ay 2. So, 24 divided by 2, it will give you 11. Ay, 12. Wait. 12 and
54 divided by 2 equals 7. Ay, 7. 27. So, ngayon, si 12 and 27, may number pa ba na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa? Meron pa ba? 3 po. 3, very good. So, paano nyo malalaman? So, itry nyo kung hindi siya even number both. So, by 3 naman. So, kapag divisible sila by 3, ibig sabihin pwede pa sila i-simplify. And 12 divided... Nakikita nyo pa yung sinusulat ko? Na, nakikita nyo pa? Po, nakikita okay. Po. 12 divided by 3 equals 4. And then, 27 divided by 3 equals 9. So, pwede pa ba yan i-divide? 4 and 9? Hindi na po. Hindi na. So, the final answer is 4 over 9. How about yung isang method? Yung, since nagawa na natin silang improper, which is, ay, oo, improper, 3 over 2 divided by 27 over 8. Ginaya ko lang ito muna. Tapos, ang gagawin, yung first fraction, ito, ikakopy lang. So, magiging 3 over 2. Tapos, imbis na division, anong magiging operation natin? Magiging multiplication. Tapos, imbis na 27 over 8, kukuhanin natin yung kabaliktaran. Magiging 8 over 27. Ngayon, pwede na natin sila i-multiply. So, numerator times numerator, denominator times denominator. 8 times 3 equals 24. And then, 2 times 27 equals 54. So, nakuha na natin yung kamukha nito. That is, ibig sabihin, same lang sa makukuha natin dito, which is equal sa 4 over 9. Any question? Any question? Naintindihan ba? Na? Naintindihan ba ito? Opo. So, kung ganon, try to answer itong sa accuracy. Yung sa number 1, number 3, number 7, number 2, number 6, yan ay multiplication. Tapos, bakit may parenthesis? Ano kaya yon? Ano kaya yung may parenthesis? Not times, teacher? Times din. Bakit? Kasi walang operation sa pagitan nila. So, kapag may parenthesis na dalawa, ibig sabihin yan, times din. Ngayon, yung sa simplify, ganun din siya na, or yung sa letter B, na ano, division nga lang siya. Pero ano ang papagawa ko sa inyo? I-mark nyo lang. O, yung sa accuracy, number 1, number 2, number 3, 6, 10. Again, 1, 2, 3, 6, 10. Yes, Frances? Ano yan? Anong page po, teacher, ulit? 100. 100. Page 100, accuracy. Ito lang ang gagawin. Okay na? 1, 2, 3, 6, 10. Para hindi masyadong madami. Pinili ko na lang. Okay na? Ulit po. 1, 2, 3, 6, 10. Okay na, nakuha ba? Next, dun sa division. 1, 4, 5, nakukuha? 1, 4, 5, 9, 10. 1, 4, 5, 9, 10. 1, 4, 5, 9, 10. Ngayon, ano ang isi-send sa akin? In a sheet of paper, answers only. Yun lang ang isi-send sa akin para hindi ako nahihirapan mag-check sa Google Classroom ulit.
ulitin ko lang yung mga na-check ko pa lang dun sa inyong performance task, which is yung i-video nyo yung sinosolve nyo na decimals last meeting. Ito pa lang yung mga na-record ko. Aaron Bantuyaw, MJ, Sean, Lucy, Francesca, Shakila, Monette, Sophia, Dazli, Alex. Yung mga hindi natawag, kailangan mag-send before monthly assessment. Bakit? After that, kapag hindi nyo na na-submit lahat or yung mga kulang nyo, automatic zero. Bakit? Computation of grades na. Hindi pwedeng malate ang mga grades. Okay? Ang daming time na binigay. Halos yung mga deadlines, hindi na nasunod. So, pinagbibigyan namin kayo, kaya do your best. Okay? Take time para sagutin yung mga kulang nyo. Nagigets? O tapos, anuhin ko lang yung mga may kulang. Aaron Aguilar, wala siyang dalawang workbook. Morris Lee, Ethan, as in wala. Tapos, yung sa problem solving, si MJ hindi siya nag-submit. Si Brian, wala siya nung sa lesson 1 to 4. And then yung 12 points. Next, si Frances Jola, wala pa rin sinasubmit ni isa. Tapos, si Iya, from lesson 1 to 4, wala siya. Antonia, lesson 1 to 4, and yung 12 points. Si Francesca, wala siyang problem solving. And si Alex, wala siya nung 10 points. Di ko sure kung ano yung 10 points na to. And then, yung mga hindi ko na-record, yung mga hindi natawag kanina. Tapos, yung sa monthly assessment, wala pa si Aguilar, Aaron, si Morris Lee, si Ethan, si Frances, si Antonia. So, God bless to your monthly or to your first grade kung hindi nyo papas yung mga yan. Okay? Alin po problem solving yun? Yung sa, chinat kita noon, MJ. Yung sa problem solving na yun. Yung teacher, nakasagot na po ako sa Frances? Sa anak? Meron na po akong monthly. Doon po sa Google Classroom. Ay, picture lang yon, di ba? Tama ako? Di ba sabi ko video, minessage kita anak pati sa, ano mo, sa messenger. Tama? Ikaw yung naka-turn in pero picture lang ang sinend mo. Wala siyang video. Tama ako? Tama ba ako, Opo. Frances? Oh. Si Antonia, wala ka pa nasasubmit anak? Antonia? O, kaya mag-ingat-ingat ne. Wala akong may compute sa inyo. Paano yon? Gusto nyo ba na ma-fail kayo ng inyong first grade? Tapos kukunin nyo yon sa summer? If ever lang na may summer? Hindi nyo kung hindi kayo magsisipag, gawin lahat ng mga kulang nyo. So, kaya kayo natatambakan kasi nga yung mga pinapagawa hindi nasusunod sa time na kung saan kailangan gawin. Nagigets ba? Hindi naman masyadong marami yung ginagawa nyo, tama? Hindi naman everyday may ginagawa. So, kailangan, kung may time kayo, huwag nyo nang gawin sa iba pang bagay. Gawin nyo na yon para takpan or punan yung mga workbook, mga activities, mga kailangang ipas. Okay na? Any question about multiplication and division of rational numbers in fractional form? Any question? Wala na ba? Grade 7? So, thumbs up kung wala na. Para pwede na tayong mag-live. And then, sa mga may kulang pa, kindly submit it as soon as possible. O, Antonia, Brian, Frances, hindi pa okay sa inyo? Antonia? Hindi ata ako narinig ni Antonia. Antonia? 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 Kayo nga magtawag kay Antonia, baka marinig niya kayo.
Oh, Shakila, try mo tawagin si Antonia. Kung maririnig ka niya. Anton. Oh, wala. So, ano yan? Nag-a-attend. Tapos, hindi sira ba yung ano, yung audio or what? So, hindi natin alam. Paki-ano na lang si Antonia. Paki... kausapin nyo kung may problema ba sa kanya sa audio or what. So, that's all for this day. Thank you and God bless. Goodbye.